Magandang araw pa mga kahalaman. Naku uli si Jennylyn Reana. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol kay aking Timbol Cactus. Itong si Timbol Cactus na bili ko noong September. Kaso po nagtataka po ako, hindi siya lumalaki. Then, hindi naman siya malambot, pero parang, parang siya lasing. What? Diba? Parang siya lasing. Pero nakakita naman ako ng grow sa kanya. May mga pups naman siya. Ang pinagtatakahan ko lang po, bakit hindi siya lumalaki kapareho nung itong mga kasabayan niya. Katulad nito si Jim, no? Pareho lang sila, halos September ko lang sila binili. Si Jim, no, yung mga pups niya, naglakihan na. Pero ito, may mga pups siyang susibol, pero hindi tumutuloy. Tapos ito yung mga token size ko mga nabili nung nakaraan taon. Naglakihan na rin. Nagbigay na rin ng mga pups. Ito, kasabay niya talaga to. Same ko silang binili. Kaso ito, na-propagate ko na din ang taba. Ito, itong babies niya, dito ko yung kinuha. Ayan, na-propagate ko na. Diyan ko ito, itong baby na to, dito ko yung kinuha. Tapos inireplant ko. Tapos ngayon may magkakababy na rin siya. Nagtataka ako dito, hindi siya nagtutuloy. Para siyang lasing. Ngayon, titignan ko po siya kung ano bang problema niya, kung bakit hindi siya tumutuloy, lumaki at payat siya. Then mapapansin din natin kung stable ang isang cactus. Kapag ginalaw natin, katulad niya, no? Pag ginalaw natin, gumagalaw siya, sumasama pati ilalim niya. Ibig sabihin may problema yung rooting system niya. Kasi dito tinitignan ko wala namang insekto, wala namang fungus, wala talaga. Maganda siya tignan maliban sa pagiging payat niya. Pero kung hahawakan ko, mararamdaman mo na may gumagalaw sa loob. Ibig sabihin yung may problema yung kanyang ugat. Kaya ang tingnan mo ito, kahit itong baby pa lang, oh, hindi siya sumasama. Kahit angat mo yan, hindi yan sasama. Nalaman mo kung stable o maganda yung root ng isang cactus. Ayun, hindi siya sumasama. Kahit anong hatak mo, hindi yan sasama. Hindi rin gagalaw. Parang adobe siya sa loob. Matigas talaga siya, hindi siya gagalaw. Yun, pag ganun yung pakiramdam nyo, maganda yon kasi ibig sabihin yung mismo sa lupa. Or nakapag-acclimate na siya sa lupang pinagtamnan niya. Okay, checkin ko to kung ano nangyari. Tingnan, mapapansin niyo po ah. Oh, ayan oh. Madali siyang hatakin. Ayan. Oh. Ang tagal na niya sa akin, pero yun nga. Kaya dapat talaga maging observer tayo sa ating mga halaman. Hindi porket matagal, wala siyang problema. Minsan kasi, wala siyang problema sa nakikita natin, pero sa ugat, may problema siya. Ayan. Dapat lagi natin maaagapan ang problema niya. Kung sa palagay natin, walang pagbabago, silipin natin. Katulad nito, maganda naman yung kanyang pinakikita sa labas, pero yun itong iloob niya, ayan, may problema siya sa kanyang, nagkaroon siyang problema sa kanyang ilalim. Tignan natin kung anong naging problema. Hindi siya fungus, hindi siya ano, parang siguro, feeling ko, may tumira ditong insekto kasi may butas, oh. Ayan po. Ayan, oh. Hindi naman siya fungus. Wala naman din siyang mga mealybugs. Wala siya eh. Wala siyang aphids. Ang lang, may butas siya. Des, pare-redish yung kanyang bottom. Wala naman siya problema. Feeling ko, napasukan to ng insekto na yung nagngangat-ngat ng cactus. Meron talagang insekto na yung papasok sa mga
loob ng cactus, parang uod, mga ganun. Feeling ko, pero silipin pa rin natin kung anong nangyayari sa loob niya, kung bakit siya nagkaganyan. Gawin po natin, pupugutan ko po ito para makita natin kung anong problema po niya, kung may insekto ba siya sa loob. O bago tayo mag-umpisa, mag-alcohol, kasi nga may sakit siya. Then, dahil may sakit siya, hindi ko na po hahawakan itong mga iba kong cactus kasi baka mahawa. Napansin niyo po, itong mga cactus ko, dito siya nakalagay, tapos may tray. Kasi nga, dahil nagpo-prospect po ako na mayroon siyang sakit, kaya nakahiwalay po yung cactus ko na mga stable. Tapos dito, so hindi na po ako hahawak dito kasi nga, yun, nakakapag-transfer din ng mga sakit ng mga cactus or kahit anong mga halaman. Yung nakakahawak po kayo sa halaman na may sakit, tapos iahawak nyo po rin sa isang halaman na healthy, pwede po siyang makahawa. Ayan, pupugutan ko na po. Dito siya, dito ko ang pugot ko po dito sa pinakawala ng brown. Wala naman siyang, wala siyang bulok sa loob. Maganda siya, maliban lang dito sa ilalim. Ngayon po, i-air dry ko po ito ng 5 araw para po makalus yung kanyang sugat or matuyo. Then lalagyan ko po siya ng cinnamon powder. Kung wala naman po kayong cinnamon powder, okay lang po kahit wala. Pero kasi yung cinnamon powder po, nakakatulong po siya na mas mabilis po matuyo yung kanyang sugat. Ayan po, nalagyan ko na po siya ng cinnamon. Pero dahil ibabaon ko po si Mother Timbol, kailangan tanggalin ko po itong mga babies niya. Itong babies na to, pwede na natin itong rektang itanim. Basta siguraduhin po natin, tatamnan nating lupa is tuyo. Then, lagyan din natin siya ng cinnamon or rooting hormones or rooting powder. Ito po yung rooting powder na ginagamit ko. Itong babies niya po is itatanim ko na siya kasi hindi na to kailangan ni air dry. Basta siguraduhin po natin na tuyo ang kanyang lupang pagtatamnan. Mas mabilis kasing makakasurvive itong si Mother Timbol kung wala siyang mga nakasabit na baby dyan. Then kung sakali man, itong mga babies na to, makaka-recover din to ng mabilis kasi nakatanim na siya sa lupa. Ito po yung continuation nung procedure kung paano natin isa-survive si Timbol Cactus. Ito na po siya. Na-air dry ko na po siya after 5 days. Diba? Kung natatandaan po natin, hiniwalay na po natin yung kanyang mga babies. Ito na babies niya. Then, ito siya ngayon. Then, irerepat ko siya sa mas maliit na pot.
para mas mabilis ang survival. Ang pagtatamna natin. Tapos wag natin muna siyang ididiligan ng 1 week. Alalay lang tayo sa pagdilig sa kanya. Ayan po. Kaya ako po dito nilagay sa maliit na pot para hindi siya ma-overwater. Kasi lumiit siya, diba? After 1 week, nidiligan ko po ito. Then, papaarawan ko to sa umaga lang. Mga 6 to 8 para ma-trigger lumabas yung kanyang ugat. Kasi hindi po ito pwedeng paarawan ng afternoon. Kasi dahil wala pa siyang ugat, liliit at liliit ito at mamamatay. Na dapat morning sun lang po. Sa susunod, update ko po kayo yung sa mga winter therapy ko na mga cactus. Ayan. Yan, tapos na po tayo. Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang aking na-share sa araw na ito, paki-like, subscribe, i-share na rin po ang aking YouTube channel. Happy planting!